Naging matagumpay ang ika-apat at huling araw ng pagsusuri sa Body Mass Index o BMI ng police applicants ng NCRPO na isinagawa sa Grandstand, Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Ang Body Mass Index ay bahagi ng proseso para sa pagpili ng mga kwalipikadong aplikante na sasailalim sa iba pang mga proseso o pagsubok patungo sa kanilang pagiging ganap na pulis. Patuloy itong pinangungunahan ni Chief PRSU NCR Police Colonel Jacob Crisostomo kasama ang personnel nito. Kabalikat din ang mga kinatawan mula sa Regional Medical and Dental Unit o RMDU NCR at sa pagsusupervisa ng representative ng NAPULCOM na si Attorney Ray Delgado na siya ring Vice Chairman ng Recruitment Selection Committee ng NCRPO na masusing nagsusupervisa sa bawat proseso ng PNP recruitment. Nagbigay ito ng pahayag din patungkol sa kaalaman sa attrition quota. Ano ba po ba ang pinagkaiba ng regular quota at attrition quota? Yung attrition, ito yung resulta. Yung mga nagkasakit na hindi na pwede magserbisyo, yung mga namatay na pulis, yung nag-resign, tapos nag-retire, tapos na-dismiss sa serbisyo. Ito yung mga yon. Ngayon, kung titingnan mo, depende rin sa budget ng NCR, doon maglalagay ng quota para sa attrition. Ngayon, Mau, pag sinabi mong attrition, pulis Metro Manila yan na tinanggal. Metro Manila. Ibig sabihin, ang ipapalit mo rin dyan, pulis, aplikante ng pagkapulis na taga Metro Manila. Hindi mo pwedeng taga probinsya yan. Taga rito yan. Di ba? Ang gagawin nila, pag hindi sila nakapasa ngayon, ang gagawin nila, magpapalista ka sa attrition quota. Saan ka magpapalista? Sa bagong procedure natin, bababa ka. Nasa police station. Sa police station na, sir? Police station. Alam ba sa may... Sa Quezon dito. City, Station 10, gano'n. Oo. Ay, hindi. Sa Quezon City, isa lang yan. District na yan eh. Ah, sa district. So, nandun ka na sa district niyan. Ngayon, halimbawa, tayo sample natin, Taguig. Butante ako ng Taguig. Ang gagawin ko, dadaling ko yung voter's ID ko, voter's registration ko, dadaling ko sa Office of the Mayor, ihingi ako ng endorsement kay Mayor. Pagkakuha ako ng endorsement galing kay Mayor, pupunta naman ako sa police station na naglilista para sa attrition quota. Priority ang lahat ng taga Metro Manila resident para maging pulis dito sa attrition quota. Dapat pala, sir, bago pumunta ng police station o saan man sila, kung may attrition quota, dala na nila yung endorsement galing kay Mayor. Yes, yes. Kasi yan ang isang requirement na magpapatunay na ikaw, kung sa Manila, taga Manila ka. Kung meron man, kasi ang problema natin dito sa karamihan na sa ating aplikante, puro taga probinsya, saan ka kukuha kayo ng mayor's endorsement? Yun ang magiging problema nila. Ngayon, dun sa ano natin, priorities, pang-apat sila. May pangatlo pa. Ano yung pangatlo? Nearby cities and municipalities. Ibig sabihin, ang nearby cities and municipalities, pwedeng taga Antipolo lang yan. Pwedeng taga Cavite lang yan. Na pwedeng mag-qualify kung i-endorse din ni Mayor. Pero pag malayuan na, nandun ka na sa pang-apat. Bago umabot sa pang-apat, nakuha na yung kuota sa first, second, and third. So, sir, dapat pala, alam nila itong announcement natin ng sa ganun, hindi na sila nag-accept ng pamasahe, ng ano. O kasi ang iniisip ng mga bata na to, okay lang yan. Hindi ako makapasa sa regular quota, pwede naman ako sa attrition. Hindi, hindi pa pwedeng ganun. Priority rito at taga Metro Manila. So, ibig sabihin, sir, dapat pala merong attrition quota sa lugar nila para doon sila. Meron sila, Mau. Actually, kanina, sinabihan ko yung taga Bulacan, pag hindi ka pumasa rito, ang gawin mo, taga San Jose del Monte yun eh. Opo. Kumuha na ng endorsement ni Mayor sa San Jose del Monte, pumunta na sa Region 3, hanapin yung istasyon doon kung saan ka magpapalista para ikaw ang priority naman para sa Region 3 na attrition. Sir, halimbawa po ba yung mga nag-apply sa regular quota ay nag-fail po dito, pero taga Metro naman nila naman siya, pwede pa siya mag-apply sa attrition? Yun ang sinabi ko sa kanila kanina. Pwede, sir. O mga taga Maynila, sabi ko pag hindi ka nakapasok sa 400, ang gawin mo, hanapin mo na kaagad kung saan istasyon. Pero kumuha ka muna kay Mayor ng endorsement, kumuha ka muna ng, dalhin mo muna yung voter's ID mo o kaya voter's registration. So ano yan, sir? Ashwer, ibig sabihin nyo? Mawi, tandali, babago, aanuhin ko lang, i-correct ko.
Kaya ako sinasabing voters registration, Mau, hindi dahil sa malapit ang election, Mau, ha? Hindi, totoo. Para lang maano tayo. Voters registration kayo, kasi yun ang magpapatunay. Tagadong ka. Na tagadong ka. Mm. Kasi ngayon, kumuha ka lang ng certification sa barangay, kunyari, taga-barangay ka, pero hindi ka naman talaga residente. So, sir, yung procedure ba ng attrition quota, sir, kung sakali nag-process na sila dito sa regular, ano ba ito, back to zero policy, sir? Hindi yung back to zero, unless the DQ ka dito. Overweight ka. Ha? 3 weeks pa yan, eh. Ibaba ko yung weight ko. Pasok ako sa attrition. Re-BMI ako. Pero kung ang resultado mo rito, pasok ka na sa BMI, pasok ka na sa agility, ang aantayin mo na lang, neuro at saka medical. Pasok tayo, sir. Yun ang advantage. Mm. Di ba? Ang body mass index ay isang mahalagang batayan sa physical na kalagayan ng isang aplikante. At ito'y bahagi ng mga mahigpit na pamantayang itinakda upang matiyak na may angkop na physical na kondisyon ang mga nais pumasok sa hanay ng Philippine National Police. Bilang bahagi ng masusing pagpili, ang hakbang na ito ay hindi lamang para sa physical na aspeto, kundi sa pangkahalatang kalusugan at kakayahan ng police applicants upang matugunan ang hamon ng paglilingkod sa publiko bilang mga alagad ng batas at tagapagtanggol ng mamamayan. Mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, sangalan po ng aming force commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Yeah! Gusto ng pulis! Ligtas ka! Yeah!